Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shout out kay Edmond Cubal Supnet, Ronald Verbosidad, Chodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar. Nagsimula na nga ang practice ng Gilas Pilipinas sa Inspired Sports Academy sa Calamba, Laguna at tatagal nga ito ng 10 araw. Talaga namang pinaghahandaan ng Gilas Pilipinas ang Olympic Qualifying Tournament. Mabigat nga na hamon ito sa Gilas Pilipinas dahil muli nga tayong nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa Olympic Qualifying Tournament, kaya naman kailangan talaga itong samantalahin at kailangan ding paghandaan dahil nag-iisa na lamang na pagkakataon ito o nag-iisa na lamang na slot ito para sa Pilipinas para muling makapasok sa Olympics dahil almost 53 years na nga tayong hindi nakakapasok. Kaya naman mabigat talaga at pressure ang pagdadaanan ng Gilas Pilipinas at lalong-lalo na ay hindi nga biro ang kanilang mga makakaharap, particular na itong ang Latvia na sobrang naghahanda rin na talaga namang sobrang preparado dahil ay din nga nilang magpatalo sa Gilas Pilipinas dahil gusto rin makapasok ng Latvia sa Olympics at yun nga ang kanilang inaasam-asam, kaya naman napakatindi ng kanilang practice at masasabi nating hindi nila pagbibigyan ang mga makakalaban nila, lalong-lalo na at meron nga silang home court advantage at gain na rin sa mga players ay sabihin na nating lamang na lamang talaga ang Latvia. Ngunit hindi naman natin minamaliit ang kakayahan ng ating national team ang Gilas Pilipinas, lalong-lalo na ang humahawak na nga ay si Coach Tim Cohn na alam naman natin na isang great tactician. Kaya naman paniguradong merong pasabog si Coach Tim Cohn at malalaman natin kapag naglaban na ang Gilas at Latvia at malay natin at ma-upset pa ng Gilas Pilipinas ang Latvia. Sa tingin ko naman ay 70% ang chance ng Gilas Pilipinas na matalo ang Latvia. At ang bad news naman sa Latvia ay hindi nga makakapaglaro ang kanilang NBA star player na si Kristaps Porzingis dahil ay na rin nga sa mga report ay dadaan nga ito sa isang surgery. Kaya naman mamimiss niya ang Olympic qualifiers. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ay magiging advantage ba sa Gilas Pilipinas upang matalo nila ang Latvia ang pagkawala ni Kristaps Porzingis? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang sa ibang balita naman, spotted nga itong si Lakai Renz Abando na nakikipag-practice sa Pangasinan, Heatwave. Marami naman ang nagsasabi na sayang daw talaga at hindi nga sinama itong si Lakai Renz Abando sa Gilas Pilipinas dahil napakaganda naman daw ng kanyang ipinakitang performance nung FIBA World Cup. Ngunit ang good news nga ay sinama naman siya sa Strong Group Athletics na lalaban sa July sa William Jones Cup. Samantalang magkakaroon naman ng tune-up game o friendly game ang Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Taiwan Mustang. Ang bad news nga lang sa mga nag-aabang sa mga NBA players na kabilang na lamang ni Dwight Ramos at ni Marcos Cousins ay hindi nga sila makakapaglaro para sa Taiwan Mustang kontra nga sa Gilas Pilipinas.